What's up, kabarangay? Welcome po ulit sa bago naming episode. So sa araw na to, ang pag-uusapan natin ay ang mga skilled trade jobs na available dito sa Canada. So kung kayo ay may experience sa mga technical jobs o mga trade jobs, gaya ng mekaniko, butcher o matador, kayo ba ay cook o kaya ay chef, o kaya naman ay nagtatrabaho ba kayo sa construction. So swerte kayo mga kabarangay dahil yan ang pag-uusapan natin sa episode na to. Ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakapag-apply sa mga available na trabaho dito sa Canada as a skilled trade worker. At kung bago po kayo dito sa aming channel, ako po si Boy Canada. Nakatira po kami dito sa Halifax, Nova Scotia. So dito po sa channel namin, pinapakita po namin yung pamumuhay namin dito sa Canada. So minsan po ay nagbibigay kami ng tips, advice, how-tos and guides about sa buhay namin dito sa Canada. Minsan po ay nagbibigay kami ng tips gaya ng episode na to about sa mga available na trabaho dito sa Canada. So kung bago kayo sa aming channel, sana po ayaw niyong kalimutang mag-subscribe, i-click niyo po yung bell button, tapos i-click niyo po yung all para kung may mga bagong aming video gaya ng mga tips about sa mga available na trabaho dito sa Canada, ay ma-notify po kayo. At sana po ay huwag niyo rin kalimutang mag-thumbs up. At yung mga interesado po na magtrabaho talaga dito sa Canada at hindi nyo po napanood yung mga nakarang episode namin, pumunta po kayo sa playlist section ng channel namin. Inayos ko na po doon yung lahat ng work and jobs in Canada. So pag kinlik nyo po dyan, mapapanood nyo po lahat ng mga episode namin about kung paano kayo makakapagtrabaho or kaya paano kayo mag-a-apply papunta sa Canada. Diniscuss ko po dyan yung iba't ibang ways kung paano kayo mag-a-apply sa mga trabaho na available dito sa Canada. Inayos ko na rin po yung ibang playlist namin para po hindi na kayo mahirapan, lalong-lalo na po yung mga nagbabalak na mag-travel na dito sa Canada na approve na sila papuntang Canada. So may playlist po kami na tinatawag na Traveling to Canada. So dito nyo po malalaman lahat ng mga bagay kung kayo ay nagbabalak na mag-travel o papunta na kayo dito sa Canada. At para naman po dun sa mga naghahanap ng apartment, may playlist din po kami na apartment in Canada. Malalaman nyo po dyan base po sa aming experience kung paano po kami nakahanap ng apartment at magkano ba ang mga binayad namin sa apartment na aming nakita. At yun naman po mga interesado about sa pamumuhay namin sa Canada, meron din po kaming playlist na tinatawag na About Living in Canada. So kung gusto nyong malaman kung ano-ano ba yung mga pros and cons ng pagtira dito sa Canada, saan ba magandang tumira at marami pang iba. At yung huli-huli po na playlist namin, sana po ipanorin nyo yung Buhay Canada Vlog. So dyan po namin pinapakita yung mga araw-araw namin na pamumuhay dito sa Canada. Bago natin na simulan ang lahat, so batiin muna natin yung ating mga kabarangay. So pumunta na tayo sa segment natin na Shout Out Kabarangay! So binabati ko si Janel Bira ito. Lagi talaga itong nanonood, lalong-lalo na sa premiere namin. Tapos si iGabby FM, ito taga Alberta. So sana mag-subscribe kayo sa channel niya, si iGabby FM. Yan. Tapos binabati ko rin si Victorino Garcia Jr. from Dubai, si Rina Ligaspi, Lasako, Music Monkey, Joel Bartolome from Dubai, si Jen Dubs, Judicel Alinabon, si Jacqueline Magaso, Ninya Flor Canoy, si Christian Ragsak, Myrene Yako, Mary Ann Eclarino, Marlon Villafuerte, Maria Rojas, si LRB Sling Bibo, Amanda Beloy, ito taga Hong Kong, si Analisa Valenzuela, si Michael Saplagio, si Piela Bagolor, Sweet Lady 16 Vlog, so binabati natin si Sweet Lady 16 Vlog, si Master King TV from Macau, si Lindsay, ito napakaganda ng comment ni Lindsay, at si Nonglan Santos, at ang huli ay si Joviniana Napoles Tampil. So yan mga kabarangay, ang segment natin na Shout Out Kabarangay! So simulan na po natin kung paano ba kayo mag-a-apply sa mga skilled trade jobs na available dito sa Canada. So yung skilled trade jobs po na ito ay under ng NOC Group B o tinatawag natin na Skill Level B. So para po dun sa mga hindi nakakaalam kung ano po yung NOC Group at saka yung mga skill level, panoorin niyo po yung vlog ko nung mga nakaraang linggo. Tinuro ko po doon kung ano-ano po yung NOC number, kung ano pong ibig sabihin yan o National Occupational Classification. At ano-ano po yung mga skill level
na tinatawag dito sa Canada. So, kailangan nyo po yung malaman para po sa mga susunod na vlog natin ay alam nyo na po yung mga term na dinidiscuss natin at yung binabanggit natin. So, sa episode din po na to, mga kaparangay, ay didiscuss ko sa inyo ng detalyado kung ano-ano ba yung minimum requirements na dapat nyo ma-meet, gaya ng language ability o kaya ang education, at kailangan nyo ba ng proof of funds. At ididiscuss ko rin, mga kaparangay, kaya sana ipanoorin nyo hanggang sa huli kung ano-ano ba yung mga skilled trade jobs na available dito sa Canada. Napakarami po niyan. Kaya sana po ay subaybayan nyo hanggang sa huli para po maintindihan nyo maigi kung paano kayo mag-a-apply at eventually tumira dito sa Canada. So, umpisa na po natin kung ano-ano ba yung minimum requirements na dapat nyo ma-meet kung kayo mag-a-apply sa mga skilled trade jobs na available dito sa Canada. So, ang unang-una po ay admissibility. So, kailangan po pagka kayo ay mag-a-abroad, gaya po nung kung pupunta po kayo sa iba't ibang bansa, kailangan po ay po pwede kayong lumabas ng Pilipinas o wala kayong kaso. So, kailangan nyo po ng police o NBI clearance. So, number 2 po na kailangan nating ma-meet na minimum requirements kung kayo mag-a-apply as a skilled worker dito sa Canada ay ang language ability o kailangan nating mag-take ng language test. Ang minimum po para sa speaking and listening ay kailangan nating ma-meet ang score na CLB5 o Canadian Language Benchmark 5. At para man po sa reading and writing, kailangan lang nating ma-meet ay ang CLB4 o Canadian Language Benchmark 4. So, napakababa po, mga kaparangay. Kayang-kaya po natin yan. So, ang number 3 po ay education. So, ito po yung maganda. Wala pong education requirements ang program na to. Pero, of course po, mas advantage po kung kayo po ay natapos o kung kayo po ay nag-take ng vocational course gaya ng mga tinake nyo sa TESDA. Kasi nga po, skilled trade jobs itong applyan nyo. So, kung kayo po ay may education at may vocational course, lalong-lalo na po may training tapos may experience, of course, mas advantage po kayo dun sa walang education. So, kung may education po kayo, nag-take kayo ng vocational course, kailangan din po ay ipa-assess nyo ang inyong education. Kung paano nyo po yan ipapa-assess, na-discuss din po natin yan nung mga nakaraang vlog. So, panoorin nyo na lang po yung mga nakaraang vlog natin o yung educational credential assessment. So, ang number 4 ay ang experience. So, ano ba yung minimum na requirements na hinihingi ng Government of Canada para sa program na to? So, ang minimum po ay kailangan po ay meron kayong 2 years experience within the last 5 years na nagtrabaho kayo. So, titignan lang po ng Government of Canada yung last 5 years na trabaho nyo. Hindi na po niya kailangan yung experience nyo na 10 years. Basta sa last 5 years, kailangan po, minimum po doon, 2 years. Sa 2 years na po yan, pwede po yung combination na full-time at saka part-time. Basta po, ma-meet nyo yung 2 years na minimum. So, ang number 5 po ay kailangan, pag nag-apply kayo sa program na to, ay meron kayong valid na job offer for at least 1 year. So, kung paano po kayo maghahanap ng employer at makakuha ng job offer, panoorin nyo po yung nakarang vlog ko. So, itinuro ko rin po kung paano kayo maghahanap ng employer dito sa Canada. So, ito po yung thumbnails niya. So, panoorin nyo po yan after nyo mapanood itong episode natin na to. So, kung wala naman po kayong job offer, po pwede naman po kayong kumuha ng Certificate of Qualification. Ang problema lang po dyan sa Certificate of Qualification, para po kayong magte-take ng board exam. Pero dito po yan kukunin sa Canada. So, magte-take po kayo ng qualification exam at dito po yan sa Canada. So, i-challenge nyo po yung issuing body na kayo ay skilled trade workers talaga. So, pag nabigyan po kayo ng Certificate of Qualification, pupwede na po kayong mag-practice ng inyong trade jobs sa province na nag-issue sa inyo ng Certificate of Qualification. So, ang huli, mga kabarangay, ito yung diniscuss natin nung nakarang vlog, kailangan nyo ng proof of funds. So, kung magkano yung proof of funds na inyong kailangan, panoorin nyo po yung nakarang vlog ko. Diniscuss ko po doon ng napakadetalyado kung magkano ang inyong gagastosin kung mag-a-apply kayo as a skilled trade worker papunta dito sa Canada. Ngayon, hindi nyo na po kailangan ng proof of funds kung kayo ay nag-work na dito sa Canada as a temporary foreign worker or kung meron na kayong valid job offer. So, na-discuss na po natin yung mga minimum na requirements. So, ito na po yung pinakahihintay nyo. Ano-ano ba yung mga available na skilled trade jobs dito sa Canada na po pwede nyong applyan? So, nahati po to sa 6 na NOC group. So, napakarami po. So, i-discuss po natin isa-isa kung ano-ano po yung mga trabaho na yan. So, simulan po natin sa NOC Group 72 o tinatawag na Industrial, Electrical, and Construction Trades. So, under po ng NOC Group 72, nahati po yan sa iba't ibang minor group.
So ang 72-0 ay contractors and supervisors, industrial, electrical, and construction trades and related workers. Ang NOC 723 ay machining, metal forming, shaping, and erecting trades. Ang NOC 724 ay electrical trades and electrical power line and telecommunication workers. Ang NOC 725 ay plumbers, pipe fitters, and gas fitters. Ang NOC 727 ay carpenters and cabinet makers. Ang NOC 728 ay masonry and plastering trades. At ang NOC 729 ay other construction trades. So yan pong mga nabanggit ko na NOC, under po niyan ay meron pa siyang NOC number. So subukan po natin i-open yung isang NOC gaya po nung NOC 720. So pag i-open po natin yan, yan, lalabas po siya. So ang NOC 720 po ay nahati po sa NOC 7201 hanggang 7205. So i-check nyo na lang po yan kung ano-ano yung mga ibig sabihin ng mga ano na yan, ng mga position, para po maintindihan nyo kung saan po kayo na skilled trades na bibilang. So i-close na po natin itong screen natin para po i-discuss naman natin ang susunod na NOC number o NOC group. So ang pangalawa po na major groups ay ang NOC group 73 o tinatawag nila na maintenance and equipment operation trades. So under ng major group 73 na to ay meron ding mga minor group. So under ng minor group na to, meron ding mga subgroup. So i-discuss muna natin yung minor group. So ang 730 ay ang contractors, supervisors, maintenance trades, and heavy equipment and transport operators. Ang 731 ay ang machinery and transportation equipment mechanics except motor vehicle. Ang 732 ay ang automotive service technicians. Ang 733 ay other mechanics and related repairers. Ang 736 ay ang train crew operating occupations. Ang 737 ang crane operators, drillers, and blasters. Ang 738 ang printing press operators and other trades and related occupation NEC. So, pupunta na po tayo sa pangatlong group o tinatawag nila na Major Group 82. Ang Major Group 82 po ay binubuo ng supervisors and technical jobs in natural resources, agriculture, and related production. So umpisan po natin sa NOC 821 o tinatawag nila na supervisors, logging, and forestry. Ang NOC 822 o contractors and supervisors, mining, oil, and gas. Ang NOC 823 o underground miners, oil and gas drillers, and related occupations. Ang NOC 824 o logging machinery operators. Ang NOC 825 o contractors and supervisors, agriculture, horticulture, and related operations and services. At ang NOC 826 o fishing vessel masters and fishermen and fisherwoman. So punta na po tayo sa NOC Group 92 o tinatawag nila na Processing, Manufacturing, and Utilities Supervisors and Central Control Operators. So sa NOC Group 92 po, meron po siyang apat na minor group. Ito po yung NOC 921 o Supervisors, Processing, and Manufacturing Occupations. Ang NOC 922 po ay Supervisors, Assembly, and Fabrication. Ang NOC 923 ay ang Central Control and Process Operators in Processing and Manufacturing. At ang NOC 924 ay ang Utilities, Equipment Operators, and Controllers. So yan po yung NOC Group 92. So ito na po yung panglima. Yung panglima po ay minor group na siya o minor group 632 o mga chefs at saka mga cooks. So kung kayo po ay chef at saka mga cooks, pwedeng-pwede na po kayong mag-apply. So yung NOC number po ng chef ay ang 6321. So i-search nyo lang po at i-search nyo po yan sa Google para po malaman nyo yung mga responsibilities ng chefs. At saka naman yung NOC 6322 ay ang mga cooks. So again, i-search nyo na lang po sa Google yung NOC 6322 para po malaman nyo yung main duties and responsibilities ng chefs at saka mga cooks. So ang panghuli po ay ang tinatawag na butchers at saka mga bakers. Yung butchers po ay tinatawag sa atin na matador at yung bakers ay panadero. So nahati po to sa dalawang NOC group.
Ang NOC group po na 6331 ay ang mga butchers, meat cutters, and fish mowers sa retail and wholesale. At ang NOC number na 6332 o tinatawag na bakers o panadero sa atin. I-search nyo lang po yung NOC number niya para po malaman nyo yung mga detalye sa mga trabaho po na yan. So, na-discuss na po natin at sana po ay nagustuhan nyo yung mga trabaho at sana po ay nag-match sa inyo yung mga trabaho na di-discuss natin. So, ini-encourage ko po kayo na i-search yung mga NOC number under ng mga minor group. So, i-click nyo po yung mga subgroup para po makita nyo kung ano po yung nagmamatch na trabaho nyo ngayon sa kasalukuyan based po doon sa mga NOC number. So, ngayon po, paano po kayo mag-a-apply? So, ito pong program na to ay under ng express entry na tinatawag na Federal Skilled Trades Program. Ito po ay gagawa tayo ng express entry profile para po kayo makapag-submit ng inyong dokumento. So, kung paano po kayo gumawa ng profile, again po, diniscuss ko po yan nung mga nakaraang vlog ko. So, panoorin niyo po ito. Ito po yung thumbnails niya kung paano kayo magagawa ng express entry profile. So, i-discuss na po natin ng pahapyaw kung ano-ano ba yung mga requirements at paano ba kayo magsisimula sa inyong paggawa ng express entry profile. I-share ko po sa inyong screen ko para po sabay tayong mag-navigate. So, simulan na po natin. So, simulan na po natin mga kabarangay by typing Federal Skilled Trades Program. Yan. So, lalabas po ito, eligibility to apply for the Federal Skilled Trades Program. So, i-click po natin yan. So, makikita nyo po mga kabarangay, lumabas na yung diniscuss natin. Ito po yung page kung saan nyo makikita lahat ng complete na information about sa pag-apply as Federal Skilled Trades Worker. So, under po ito ng Express Entry. So, pagka po nag-apply po tayo dito, kailangan po nating gumawa ng Express Entry Profile. So, paano po kayo gagawa ng Express Entry Profile ay meron din po akong blog na diniscuss ko dyan na napaka-detalyado kung paano kayo makakapag-submit at makakapag-gawa ng online Express Entry Profile. So, in-encourage ko din po kayo na basahin nyo po ito, itong mga information na na-discuss na natin kanina. So, balikan nyo po ito para po mas malalim nyo na maintindihan kung ano-ano ba yung mga dapat nyong gawin at ano-ano ba yung mga minimum requirements na kailangan nyong ma-meet para po maintindihan nyo maigi bago kayo mag-apply. So, i-click na po natin yung next para po makita natin yung mga dokumento na dapat nyong prepare. So, click po natin to. So, pag-click nyo po ng next, lalabas na po yung documents for your profile. So, again po, ini-encourage ko po kayo na basahin ang mga dokumento na to at ang mga information na to. Kasi po ito yung makakatulong sa inyo para po makapag-submit kayo ng complete application. Kailangan po ay complete ang application nyo, kung hindi po ay hindi po yan ipaprocess ng Government of Canada. Kung may isang kulang po, madidelay po kayo. Again po, mag-a-apply kayo under ng Express Entry. So, pag nag-apply po kayo ng under ng Express Entry, meron po kayong chance na maging permanent resident dito sa Canada. So, again po, basahin nyo po itong mga information na to para po malaman nyo kung ano-ano yung mga dokumento na dapat nyo prepare. So, i-click na po natin yung next, submit a profile. So, pag-click nyo po nito, nandito na po yung instruction kung paano kayo gagawa ng Express Entry Profile. So, kung medyo malabo po ito at hindi nyo masyado maintindihan, ini-encourage ko po kayo na panoorin nyo muna yung video ko and then after nyo mapanood yun, bumalik po kayo dito and then saka kayo gumawa ng Express Entry Profile. So, again po mga kabarangay, is basahin nyo po ito para po maintindihan nyo maigi kung paano kayo mag-apply. So, i-click na po natin yung next. So, pag-click po natin ng next, lalabas din po yung iba't ibang information na dapat nyo malaman para kayo ay makapag-submit ng Express Entry Profile para sa inyong application. So again po, ini-encourage ko po kayo na basahin po ito para po mas lalo nyo maintindihan at para po malaman nyo kung paano kayo magsasubmit ng inyong application under ng Express Entry sa mga Federal Skilled Trade Jobs na available dito sa Canada. So yan po mga kabarangay yung topic natin sa araw na to. Sana po ay nagabayan ko kayo at nabigyan ko kayo ng idea kung paano kayo mag-a-apply as a skilled worker dito sa Canada. Para po dun sa mga bago sa aming channel, sana po ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe bago pa umalis at i-click po yung bell button. Tapos po, i-click po yung all para kung may mga bago kaming video gaya nito ay manotify po kayo.
Para naman po doon sa mga subscribers namin, maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong suporta. Ako po si Boy Canada, nagsasabi niya, see you on the next episode.